At gandang imi, shout out po sa inyong lahat. Good morning po. Hello, hello sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung sa pinyahan ni, yung magiging pinyahan ni Kuya Bernie. So, kung bago pa, ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Please subscribe to my channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga reaction video na ina-upload. So, without further ado, let's begin! Ito pong lugar po ni Bernie po, nataniman po ng pinya. Nakalawak dito ng area po. Sa likod ng bahay po nila, mayroong magandang lupa. Oh. Kailan mo, kailan ka ng pinya? Pagbalik mo lang po. Kasi order na ako ng 3,000 na suhi, no, para itong lupa mong ito mataniman. Maliban sa pinya, ano pang pwede itong itanim? Kuya Bernie. Kuan po ang maganda dito, nasubukan ko dito ay ano. Pinya tapos kang pinya sa kakanggos. Pagbalik mo sa mga hanggang doon ba 'yun? Hanggang doon ba? May kasama ko 'tong linis dito. Kasama ko 'tong linis. Ha? Ikaw lang mag-isa o may kasama pa? Kasama pa 'yung kakanggos. Okay. So 'yun po mga kalingap, kita niyo po gaano kaganda. At kalaki po 'yung kanyang lupain. Hindi siya pwede sa dagat po at matanda na rin po. Saka lagi po masama ang panahon. Unlike sa pinya po, ito lang po sa likod ng bahay nila. Sa bangka po, kailangan po ng mga 5 katao para ma-operate yung bangka. Eh dito po, kahit sila mag-isa, pwede na. At hindi ganun mahirap. Alam sa dulo, sa inyo pa ito. Yan po, napakalawak po ng kanilang lupain. Siya po ang panganay po ni Lula Damiana, itong si Bernie. Ayan. Ito, napundar ko ito. Ha? Napundar ko ito. Nung ako'y nag-uuling, kung itong history ito. Oo. Oh. Itong matanda na ito, nagpatil-patil yung tahol. Kaninang lupa na ito dito? Ay, ito, sa father ko ito. Sa pader? Istipader. Istipader. Oo. Noon, nagbaya ko dito, tinamnan ko yung kanggos hanggang doon. Makanggos? Kanggos. Oo. Ang pagkain namin, namihanin. Sabi ng asawa ko, pagod na siya kauli-uli dito, bagong trabaho. Construction kami. Nag-construction kayo? Construction ako. Pitunta ako sa construction. Tapos sabi na nakurabot yung amo, nabi ng amo ko, lipat ka sa bangka. Oo. Lipat lang sa bangka. Sabi sa akin na magdiyan ka na muna sa pantiwala sa bangka. Sabi ng amo ko ngayon, umita naman ako, nakapatay ako magandang bahay din dyan. Basta, ito mo yung tura ko dyan ako na balda. Sa bangka. Ayaw mo lang magbangka? Ay, hindi mo masabi kasi hanap buhay yan eh. Oo. Kasi hanap buhay. Ano ang mas mahirap? Bangka o dito sa ganitong sa lupain? Ay, dito po. Maganda rito po. Kaya lang, sa paglupa, taon. Taon yung ano, o taon talaga. Kasi pagbangka, araw-araw meron ka naman. Pangikita, hindi pero hindi lang ka nakikita ng mga 20 mil, 50 mil, hindi ka nakikita. Karyan. Sa bangka, di na kaya? Di na kaya. Hindi ba siya delikado pagka sa bangka? Ay, hindi naman po. Huwag lang masama ang panahon. Oo, pagkalma, ganito lang po, kalmahan. Oo. Mga bangkang na dalawa, pwede po. Ano lang ni Rene kung magbigay ang bangka, ayaw ko nang malaki. Eh, anong mahuli sa maliit na bangka? Ay kasi yung mga ganyan na naggagabi, buha ng January, February, March, May, tigil ka na. Sa bagay, halimbawa ay may pinyahan ka, may bangka, pwede hindi, naman yun. Hindi ka rin po yun. Kaya po ang disisyon ka lang, ang buhay, nagpo-continue. Ano mga puno ito? Nandiyan po yan, kuya. Ha? Mga Jimelina po yan. Oh, Jimelina, no? Magandang uri ng tanim, mga kalingap. So nakita po natin mga kalingap yung napakalawak na pagtataniman ng pinya. So maganda po yan at yung lugar is malinis na, nilinis na po ni Kuya Bernie. So nakakatuwa naman at yung lugar na yun is nasimulan na niyan linisin. At yung inaantay na lang yung pinya na in-order ni Kuya Bal. So si Kuya Bal po ay nakapag-order na daw ng 3,000 na suhoy ng pinya para maitanim dun sa
lupa nila Kuya Bernie. So maganda po yung kasi yung pinya is yun nga lang medyo matagal kasi nasa 18 months pala yan bago mamunga ang pinya. So matagal, lampas na isang taon. So kailangan meron siyang extra na pagkakitaan din, 'di ba? Para meron siyang extra job na pwedeng kumita siya habang yung pinya niya is nakatanim o inaalagaan niya, 'di ba? So maganda talaga na meron siyang pagkakitaan pa na iba para meron siyang ma-sustain sa kanyang pamilya, 'di ba? Kasi kung yung aasahan mo lang yung pagpipinya, syempre hindi naman agad-agad 'yan na mabumunga. Kasi matagal yung pagbunga ng pinya, lampas na isang taon. So ang gusto niya is magkaroon siya kahit maliit na bangka para meron siyang pagkakitaan. At saka yung pangingista is mabilis lang naman yan. Kasi kung nasanay na siya sa pangingista, pwede naman po na yun ang gawin niya pag habang wala siyang ginagawa, 'di ba? Para extra income, meron siyang kikitain. So, yung maisuggest ko lang dun sa pagtatanim niya ng pinya, mga kalingap, is pag-aralan niya mabuti kung paano mapapalago yung pinya. Kasi may nabasa ako na nag-comment na ang sabi dun is kailangan kapag magtatanim ka ng pinya is bubungkalin mo maigi yung ano na yun, idea na kailangan yung pagtatanim mo ng pinya is bungkalin mong maigi yung lupa na iyong pagtataniman para yung pinya is maganda yung pagtubo, di ba? So medyo matagal-tagal po yung pagtatanim ng pinya pero hopefully magiging maganda po yung kalalabasan ng pagtatanim niya ng pinya. So yun naman po yung hiling natin na maging maganda at yung pangkabuhayan nila ay umangat, di ba? Yun ang gusto ni Kuya Bali, yung pangkabuhayan nila is magkaroon ng pagbabago. Hindi na yung makikita natin na hirap sa buhay. Gusto ni Kuya Bal na yung pamumuhay nila ay umangat. Pain po, at ito ay tamlan po natin ito ng pinya, ano, para meron silang pangkabuhayan. At pagka ito po yung nakatalim na po, pwede rin po silang magdanong bangka. Lahat ng pwedeng negosyo po para sa livelihood, pwedeng po dyan rito. So ito yung bahay po nila Bernie, mga kalingap. Malaking-malaki po ito. Yan o. May dalawang kwarto po yan. May dalawang kwarto po ito. Yung ito po. Yan o.